Amen. Purihin ang Panginoon sa araw na to. So, kamusta po tayong lahat? At bagamat medyo may konting kalungkutan itong mga nagdaang linggo, pero purihin ang Panginoon dahil the Lord is our strength. Amen. Siya yung nagbibigay ng kalakasan at kapayapaan, kagalakan sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. So, ang pag-aaralan po natin ngayon ay tungkol po ito sa Book of John, Chapter 9, verse 1 to 12. Amen. Basahin po natin. Jesus heals the man born blind. As he went along, he saw a man blind from birth. His disciple asked him, "Rabbi, who sinned, this man or his parents, that he was born blind?" Verse 3. "Neither this man nor his parents sinned. His parents sinned," said Jesus. "But this happened so that the works of God might be displayed in him." Amen. "As long as it is day, we must do the works of him who sent me. Night is coming when no one can work. While I am the word, I am the light of the world." Verse 6. After saying this, he spit on the ground, made some mud with the saliva, and put it on the man's eyes. "Go," he told him, "wash in pool of Siloam." This word means sent. So the man went and washed and came home seeing. His neighbors and those who had formerly seen him begging us, "Isn't it this the same man who used to sit and beg?" Some claimed that he was. Others said, "No, he only looked like him." But he himself insisted, "I am the man." Verse 10. "How then were your eyes open?" they asked. He replied, "The man they called Jesus made some mud and put it on my eyes. He told me to go to Siloam and wash. So I went and washed, and then I could see." Verse 12. "Where is this man?" they asked him. "I don't know," he said. Amen. Let us pray po. Hallelujah. Lord, maraming po salamat aming Diyos sa iyong kabutihan sa buhay ng bawat isa. We thank you, Lord God, sa bagong araw, bagong buhay, bagong kalakasan na ibinigay mo sa amin. We thank you, Lord God, sa pagkakataong ito, Lord God, na kami po ay may kalakasan, Lord God, at kami po, Lord God, ay may kagalingan para magsama-sama na pag-aralan, bulay-bulay ng iyong salita, Panginoon. Lord, we declare, Lord God, na kasama ka namin. We acknowledge your holy presence, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, kahit na nasaang lugar man ito, Lord God. Kahit na hindi kami magkakasama, but in spirit, we are one in spirit sa mga oras na to, Panginoon. And we thank you, Lord God, that we believe, Lord God, na may gagawin ka sa buhay ng bawat isa sa amin sa araw na to. We thank you, Lord. We honor you, God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, so yung nga po yung kwento no sa nabasa natin, may isang bulag. Itong bulag na to ay pinanganak na bulag, so inborn na pinagaling ng ating Panginoong Hesus. At ito po ay araw ng Sabat. Nasa batas ng mga Pariseo, ito po ay bawal. So ang taong ito ay ang lalaking ito ay pinagaling ng Panginoon, nakita ng mga tao, ng mga kapitbahay niya at ng mga dating nakakita sa kanya, at sila ay namangha. Nagulat sila at hindi sila makapaniwala na ang lalaking bulag na ipinanganak ay ngayon nakakita na. So, nalaman to ng mga Pariseo. Pero alam niyo po ba, hindi walang kaalam-alam mga Pariseo. Pero kung babasahin po natin, sa I think verse 13 yata yun, nakalagay doon na dinala nila ang bulag na nakakita na sa mga Pariseo. So, walang kaalam-alam yung mga Pariseo, pero may nagdala sa kanya, sa mga Pariseo, para ito ay imbestigahan. So, makikita natin no, na may mga na-bless doon sa pangyayari na gumaling ang mga tao, pero meron ding iba na hindi masaya. Kasi dinala pa nila mismo doon sa Pariseo itong bulag na nakakita na. Ngayon,
inimbestigahan ngayon ng mga Pariseo itong bulag at tinanong, paano ka nakakita? So, ikinuwento niya na yung tinatawag na Jesus ay gumawa ng putik at nilagay sa kanyang mata at pinapunta siya sa silom at nung siya'y lumutang, nung siya'y umahon, nakakita na siya. So, hindi pa rin naniwala yung mga Pariseo. Hindi sila naniwala, pinatawag pa nila yung mga magulang nitong lalaki. Ngayon, nung dumating yung mga magulang, sabi, anak mo ba to? Sabi ng mag-asawa, opo, anak po namin siya. Pinanganak ba siyang bulag? Opo, pinanganak siyang bulag, pero hindi namin alam bakit siya nakakita ngayon. Amen? So, sabi ng mga magulang, siya na lang po ang tanungin nyo kasi nasa hustong edad na po siya. So, yung mga magulang, sinabi yun kasi natatakot sila na baka hindi na sila papasukin sa bahay-sambahan, sa sinagoga. Dahil yun ang patakaran na ginawa ng mga Pariseo. Kapag diniklara nyo, naniniwala kayo na si Jesus ay Mesayas, eh, hindi na kayo pwedeng pumasok. So, sa takot nila, sabi nila, tanungin nyo na lang yung anak namin, may ano na yan, may sariling isip na yan, may nasa hustong edad na siya. So, yun, tinanong siya ulit, sabi nung medyo nainis na yung bulag, sabi niya, sinabi ko na sa inyo kung ano nangyari, pero ayaw namang maniwala. Yun. So, ganun po yung nangyari. So, ito pong nangyaring ito, ito po yung isa sa greatest miracle na ginawa ng Panginoon. Alam niyo kung bakit? Kasi, ito lang po yung pinagaling ng Panginoon, yung bulag na nakita, na inborn. Siya lang po. May mga bulag siyang pinagaling, pero hindi po inborn. Itong tao lang na to, na mula pagkasilang, bulag na siya. At kahit po sa panahon natin ngayon, kahit na napaka-high-tech na ng panahon, hindi po kaya ng doktor na pagalingin ng isang bulag, yung pinanganak na bulag. Hindi po kayang pagalingin ng doktor. Maliban na lang kung maglagay sa nila ng panibagong mata. Yung transplant na tinatawag. Kasi may napanood na po akong ganyan. May isang lalaking na disgrasya na matay pero dinonate niya yung mata niya doon sa isang taong simulat sa pool ay bulag at nakakita. So, nangyayari na ngayon yun. Pero, hindi sa pamagitan ng gamot lamang kaya gumaling yung lalaki. Dahil nagkaroon ng yung transplant na tinatawag. Pero itong sa ating Panginoon, ito kakaiba. At ito lang po yung sa history ng Bible, kahit sa Old Testament, wala pong pinagaling simulat sa pool na pinanganak na bulag na nakakita. Ito lang itong taong na to. So, isa, kaya ito yung tinuturing na isa sa greatest miracle na ginawa ng ating Panginoon. At pangalawa po, unique po ang pagpapagaling ng Panginoon sa bulag na to. Kasi, ito lang po yung ginamitan niya ng putik. Putik na galing sa laway niya, sa pamamagitan ng laway ng ating Panginoon. Dumura siya sa lupa, at yung lupa, ginawa niyang putik, at ipinahid niya sa mata niya. So, kakaibang klase ng pagpapagaling ang ginawa ng Panginoon sa taong ito. So, sa atin, sa panahon natin ngayon, medyo parang iyo, di ba? Parang kadiri yung ginawa na yun, di ba? Yung nga lang matalsikan ka ng laway, di ba? Parang yak, di ba? Eto pa, ginawa pang putik ng Panginoon at pinahid sa mata ng bulag. So, yun po. Very special, unique ang pagpapagaling at on the record, sa record po, yun nga po, siya po ay isa sa greatest miracle na ginawa ng Diyos. Ngayon po, kung umpisa po natin sa pagtatanong, sa verse 2, nagtanong yung mga alagad sa ating Panginoon. Nakita nila yung bulag eh. Yung bulag po namamalimos. So nakita nila yung bulag, sabi nung mga alagad, Panginoon, sino po ang may kasalanan? Bakit siya pinanganak na bulag? Yung bang magulang niya o siya? Kasi po, nung araw po, nung panahon nila, kapag ang isang tao ay pinanganak na bulag o may kapansanan, itinuturing nila na kasalanan to. Dahil sa kasalanan, kaya nangyari to sa kanya. So, iniisip nila na maaaring kasalanan to ng kanyang mga magulang kung bakit nagkaroon sila ng anak na bulag, na pinanganak na bulag.
Kung papapansin nyo, ang tanong nila dalawa, sino po may kasalanan? Yung magulang o siya? So, pwede natin sabihin, walang kasalanan yung bata na siyang bakit siya pinanganak na bulag, di ba? Kahit sa mga panahon ngayon, kapag yung halimbawa may inaaping bata, kasi anak siya sa pagkakasala, yan, ganyan. Sabihin natin, sasabihin ng isa, wag mo idamay yung bata kasi wala siyang kasalanan. Amen? So dito, bakit sinabi ng mga alagad na sino ba may kasalanan? Yung magulang o yung anak? Kasi po, nung unang panahon, ang paniniwala din po ng mga Hudyo, pwedeng magkasala ang isang bata, ang isang sanggol, kahit nasa ano pa lang, nasa tiyan pa lang. Dahil sila po ay naniniwala sa tinatawag na reincarnation. Ang alam ko, kahit sa panahon ngayon, may mga naniniwala pa sa reincarnation. So, yun yung pagkakaakala nila na maaring may reincarnate yung bata na yon, at yung reincarnation na yon is dating may kasalanan, dating makasalanan. So, maaring kaya siya nabulag nung pinanganak kasi makasalanan na to. Yung lumipat na kaluluwa sa kanya ay makasalanan na. So, yun po ang dahilan bakit nila tinatanong, sino ba ang may kasalanan? Itong magulang ba o yung bata? Kuminsan po sa buhay natin ngayon, nagtatanong din tayo . Kapag ang kalagayan natin hindi maganda, kuminsan nagtatanong tayo na, bakit ba ako pinanganak na mahirap? Diba? Sino ba may kasalanan? Yung mga magulang ko ba o sadyang may hirap talaga yung lahi namin? Diba? Bakit may mga pinanganak na tinatawag na may gintong kutsara sa kamay? Samantalang kami may bulok na bakal sa kamay ng pinanganak. Bakit mahirap kami ng pinanganak hanggang ngayon? Dala-dala namin yung hirap. Bakit? Sino ba may kasalanan? Sino ba? Yung kanununuan ba namin na may kasalanan? Bakit kami naghihirap? Diba? Kung minsan naman, yung appearance natin, bakit ako pinanganak na pangit? Yung kapatid ko, ang ganda. Yung kuya ko, gwapo. Bakit ako latak? Diba? Ako pa yung panganay, ba't ako latak? Alam ko, pag latak, diba yung dulo? Nandoon yung latak sa dulo. Ba't ako panganay? Ako yung latak. Diba? Kung minsan, yung mga kapatid ko, ang tatangos ng ilong, bakit ako? Hindi makita yung ilong, nahuhulog yung salamin pag nagsasalamin ako. Kaya yung iba, diba, pag nagkapera, talagang pinapaayos nila yung sarili nila . Diba? Pinapaayos yung ilong, yung labi, nakaganon. Pinapaayos, gumaganon talaga yung labi. Diba? So, ginagawa nila yun kasi hindi sila kontento dun sa dati lang pagkatao. So, ayaw nila nung pagkatao nila, yung appearance nila. At nagtatanong sila, bakit sa kanya napunta yung kapangitan? Bakit yung mga kapatid ko maganda? Bakit yung mga kapatid ko ang tatalino? Ako, para akong cook. Kasi yung mga grade ko, puro palakol. Para lang ako namamalakol. Pero yung mga, alam niyo po, ako na-experience ko po dati. Alam niyo po, yung mga kapatid ko, matatalino sila talaga, matatalino. Ako matalang, matahan, nilino, walang lino. So, isang beses po, humahaba lang ako, kaya ako nakapasa yung tinatawag na abilidad lang talaga mata lang talaga yung ginamit ko para makapasa. So isang beses po nag-aral po ako sa STI, alam niyo yung STI. Tapos nung nag-aral po sa STI, may naging classmate ako na classmate ng kapatid ko nung high school. So, sa STI, naging classmate ko sila. So, kinakabahan ako kasi yung kapatid ko matalino yun babae. So, iniisip ko, baka itong tatlong classmate niya, in-expect din na ganun din ako katalino. So, pag nag-recitation po, pinapakita ko po na marunong ako. Tumataas po ako ng kamay kahit di ko alam yung sagot. So, ang hirap. Ang hirap ng nagpapanggap.
Pero pag konti lang yung nagtataas ng kamay, hindi pa ako nagtataas. Pag marami yung nagtataas ng kamay, yun, nagtataas din ako. Buti na lang hindi ako tinatawag ng professor. Dahil hindi ko talaga alam yung sagot. So, kuminsan, di ba, kuminsan nagtatanong tayo yung sa relationship. Bakit ako pinanganak na broken family kami? Bakit hindi ako pinanganak doon sa pamilya na maayos, kompleto, may nanay, may tatay? Yung magulang ko hindi lagi nag-aaway, masaya, happy family. Bakit hindi ako pinanganak sa ganung klase ng pamilya? Sino ba may kasalanan? Amen? So, tayo po, minsan, dahil sa ayaw natin yung kinagisnan natin, yung kinagisnan natin pamilya o kinagisnan natin kalagayan sa buhay, financial, o yung physical na appearance, yung minsan gumagawa tayo ng paraan mismo. Tayo yung gumagawa ng paraan para mabago yung pananaw natin sa yung pananaw ng mga tao sa atin, yung pagtingin ng mga tao sa atin. Pero wag po natin kalimutan na tumbulag na to, tumbulag na pinanganak na to, na-encounter niya ang Panginoon dahil sa kanyang kalagayan. Na-encounter, napansin siya ng Panginoon dahil sa kalagayan niya. Dahil nandoon siya sa tabi na namamalimos, isang bulag na pinanganak ng bulag. At maaaring siguro nasa 20 plus up na ang edad niya. Kasi, di ba, sabi nga ng mga magulang niya, nasa wastong edad na siya, siya na lang tanungin nyo. So, to hindi na siya bata, mama na to. Simulat sa pool, bulag na siya. Alam nyo ba kung bakit maraming may hirap na bulag? Alam nyo bakit? Kasi walang kita. Amen. Wala kasing kita, kaya walang pera. Pero tingnan nyo yung mga bulag, yung mga malalaki mata, yayamanin, di ba? Sabi ni Pastor Bach, yung mga inchik. Yung mga inchik, lit kita, pero dami pera. Lit kita, pero dami pera. Amen. So, yun. In-encourage tayo ng Panginoon, anuman yung kalagayan natin. Hindi yan hadlang para ma-encounter natin ng Panginoon. Ganyan ang kalagayan mo ngayon, yan ang daan para ma-encounter mo ang Diyos. Yan ang paraan para ang Diyos ay makilala mo. Yan ang paraan para ang Diyos maranasan mo yung pagkilos niya sa buhay mo. Amen? Yan. God allows lahat, may mga bagay na inaalaw ang Diyos na mangyari para makilala mo siya. Inaalaw ng Diyos na mangyari yung kanuman yung kalagayan mo para maranasan mo siya. Amen? Hindi para ibaon ka. Hindi para maliitin ka. Hindi para isipin mo na pinagtaksilan ka na ng panahon o pinagtampuhan ka na ng panahon. Hindi. Nangyari mga bagay na yan upang mahayag sa iyo ang kadakilaan ng Diyos. Amen. At sa verse 3 po, yun nga po, nahayag na. Sinagot ng Panginoon ang tanong ng mga alagad niya. Ang sabi ng Panginoon, walang kasalanan ang mga magulang niya. Walang kasalanan ang taong bulag na to. Nangyari sa kanya yan upang mahayag ang kadakilaan ng Diyos sa buhay niya. Amen? So, wag po nating isipin na kung ganito ang kalagayan mo ngayon, mahirap ang kalagayan mo ngayon, sobrang bigat ng kalagayan mo ngayon, wala nang plano ang Diyos sa buhay mo. Hindi. Ito ang paraan para makita mo ang kadakilaan ng Diyos sa buhay mo. At nung mangyari yon, nang sabihin ng Panginoon na hindi siya may kasalanan, hindi walang kasalanan ng mga magulang niya. Jesus set this blind man free. Pinalaya ng Panginoon ang taong ito. Pinalaya niya kasi sa mahabang panahon na paghihirap ng taong ito sa pagkakaalam ng marami na ang taong ito ay namumuhay na bulag dahil sa kasalanan. Amen? Namuhay ang taong ito sa kasinungalingan. Sa paniniwala niya, maski siya, malamang naniniwala siya na kaya siya bulag,
at dahil may nagkasala sa kanila. Dahil nagkasala, maaring nagkasala siya or nagkasala ang mga magulang niya. So dahil sa kalagayan niya, nakalaya siya galing sa rejection ng mga tao sa buhay niya. Yung panghuhusga ng mga tao sa buhay niya, nakalaya siya doon. Nung sabihin, nung i-reveal ng Panginoon ang tunay na dahilan kung bakit bulag ang taong ito na pinanganak. Amen? So, yung pagbibintang, yung pamumuhay niya na namuhay siya ng maling paratang ng tao sa kanya, napakahirap noon. Di ba? Yun nga lang siraan ka ng kapitbahay mo, ang hirap na eh. Di ba? Eto pa, buong buhay niya, namumuhay siya na ang pagkakaalam niya at pagkakaalam ng marami, bulag siya dahil sa kasalanan ng pamilya niya. Maaring kasalanan ng nanay niya, tatay niya, o kasalanan niya. Yun ang pagkakaalam niya. At dahil na-encounter niya ang Panginoon, dahil pinahayag ng Diyos ang tunay na dahilan kung bakit siya ganon, naging malaya siya ngayon. Amen? Kung ma-encounter po natin ng Panginoon, magiging malaya po tayo. Magiging malaya po tayo sa sinasabi ng ibang tao na negatibo sa buhay natin. Magiging malaya tayo doon sa pag-aakala nating totoo nga yung sinasabi ng ibang tao tungkol sa atin. Yung sinasabi mo na pangit ka, anong tawag mo sa akin kung pangit ka? So, kapag po tayo, sinasabi natin hindi tayo maganda, hindi tayo gwapo, ang sakit po nun sa Panginoon. Kasi siya yung gumawa sa'yo eh. Di ba? Yun nga lang ikaw may ginagawa ka, tapos ang pangit naman ang ginawa mo. Sakit nun. It hurts. Di ba? It hurts. Di ba? It really hurts. Eh, how much more pa ang Panginoon? Sabi niya, ginawa ka na kawangis ng Panginoon. Amen. Ang nagsasabi po ng pangit, maganda, tao lang talaga eh. Sa tao lang yan. Pero maglagay ka ng tigpa 500 na gawin mong hikaw, ang ganda-ganda mo eh, di ba? Di ba? Lagyan ka lang ng magagandang ginto. O mahaling ginto. Napakaganda mo na eh. Sa paningin ng tao. Pero sa Panginoon, sa paningin ng Diyos, maganda ka kasi ginawa kang kawangis ng Diyos. So yun po yun. Yung mga bagay na physical, financial, spiritual, na akala natin negatibo, gagawin positibo yan ng Panginoon. Once na na-encounter mo siya. Once na nagtiwala ka sa kanya, once na nakita mo yung katotohanan na sinasabi niya. Gaya nito, nahayag yung katotohanan. Nahayag sa buhay ng bulag na to ang katotohanan na hindi siya ipinanganak dahil sa kasalanan. Nahayag ang katotohanan na nangyari sa kanya to dahil dahil mahayag ang kadakilaan ng Diyos sa buhay niya. Ang hirap nun, di ba? Blind ka na nga, na-blame ka pa. Amen? Ang hirap nun. Oh, blind na, na-blame pa. But, yun nga, when we encounter God sa buhay natin, God will set us free. Amen. Sabi nga po sa John chapter 8, verse 32, ito, sabi, ito, paborito natin to. Then you will know the truth. Ayan. And the truth will set you free. Will set us free. Sino ba ang truth? Ang Panginoon. Sino ba ang truth? Ang salita niya. So, kailangan malaman po natin yung lalim ng salita ng Panginoon. Dahil yun ang magpapalaya sa atin. Malalaman natin na hindi tayo mahirap. Malalaman natin na hindi tayo pangit. Malalaman natin na hindi tayo mahina dahil may magpapalakas sa atin. Amen? Malalaman natin na hindi tayo mararatay sa karamdaman kasi meron tayong Diyos na magpapagaling sa atin. Malalaman natin na hindi tayo magkukulang. Magkulang man tayo, may darating. Dahil our God is our great provider. Amen. So verse 6 po, makikita po natin doon yung iba't ibang uri ng ibang estilo na ginawa ng Diyos
sa pagpapagaling ni Jesus Christ, sa pagpapagaling. Alam natin na kung minsan nagpapagaling ang Panginoon sa pamamagitan lang ng salita niya. Sabi nga, di ba, nung isang sundalo, sabihin niyo lang na magaling na anak ko. So, nag-send lang siya ng message. Magaling na nga yung anak niya. Di ba? Nag-send lang ng message ang Panginoon. At kung minsan, inutusan niya lang yung tao, tumayo ka dyan, dalhin mo yung higaan mo. Magaling na yung tao. Di ba? Kung minsan, nire-rebuke niya naman yung masamang espiritu. Lumayas ka. So, yung inalihan ng masamang espiritu, gumagaling. Amen? At gumamit din siya ng laway. Yun nga po. May sa Mark chapter 7, meron pong doong bulag at pipi at bingi pala. Siya ay pipi at siya ay bingi. Ginamitan ng laway ng Panginoon, pinagaling. At meron din bulag, laway lang ginamit ng Panginoon, pagpapagaling. At yung dalawang bulag din na sumisigaw, Panginoon, anak ni David, sabi nga, pagalingin mo kami. Amen. So yun, tinanong niya lang yun. Ano bang gusto niyo? Gusto niyo bang gumaling? O yung pinagaling ng Panginoon? So, ito nga, kakaiba to kasi ginamitan niya pa ng putik. Ginamitan niya ng putik para ipahid sa mga mata para gumaling ang taong bulag. Nag-research po ako, ano ba ibig sabihin nito? Bakit ba gumamit pa siya ng putik? Ano bang significant nito? So, may mga nakita po akong mga dahilan na sabi doon na ang significant daw nun is yung putik, pagpapaalala sa atin na tayo ay mula sa putik. Ayan, sabi ka doon. At meron din naman paliwanag na ang sabi is, talagang china-challenge ng Panginoong Jesus sa mga pariseyo. Dahil maski yung gumawa ng putik is bawal. Bawal gumawa ng putik, tapos pinagaling niya pa yung may sakit, ay yung bulag, bawal din magpagaling. Bawal din magpagaling na mabulag sa oras ng, sa araw ng pamahinga. So, ang daming bawal. So, ito ba ay nilabag ng Panginoon? Nilabag ba ng Panginoon ang batas ng Diyos? Hindi po. Ang nilabag ng Panginoon is yung batas ng mga pariseyo na magpagaling. Yung magpagaling kahit sa... Ayaw nilang tumanggap na magpagaling ang Panginoon kahit dahil sa araw ng Sabat. Wala silang pake na nakakita yung bulag. Ang mahalaga sa kanila, huwag ka magpagaling kasi araw ng Sabat ngayon. Kaya ang ginagawa ng Panginoon, lalo siya nagpapagaling kapag araw ng Sabat. Para maipakita sa kanila na mali yung kanilang mga paniniwala. Diba? Sabi niya, ano bang mas mahalaga? Kung, sabi niya, kung mahulog yung tupa niyo sa balon, di niyo ba kukunin sa oras ng sa araw ng pamahinga? Diba kukunin niyo? So, siya pa, ang Panginoon pa, pinagaling niya yung may karamdaman. So, yun. So, ano ba ang pagkakaiba ng mga... So, hindi po ako satisfied doon sa mga sagot na nakita ko, nabasa ko doon sa mga comment. So, nagtatanong ako sa Panginoon, Panginoon, ano bang ibig sabihin ng putik na to? So, ang nakita ko po dito is, yung mga pinagaling niya sa pamamagitan ng laway lang, ito yung mga taong dinala sa kanya. Di ba? May mga bulag na dinala sa kanya para pagalingin. At yung dalawang bulag, sumisigaw na pagalingin sila. So, makikita natin dito na pinagaling ng Panginoon ang mga bulag na to sa pamamagitan ng laway, ng pagpahid ng laway. Itong mga to, may dati ng pananampalataya. May pananampalataya na sa Diyos. May pananampalataya na kay Jesus sa ating Panginoon. May pananampalataya na sila na nagpapagalingin sila ng Panginoon. Pero itong bulag na to, wala pong siyang pananampalataya sa Panginoon. Hindi nga niya nakikita ang Panginoon. Kasi nga, bulag siya eh, di ba? Paano niya makikita? So, itong bulag na to, na pinanganak na bulag na, wala siyang zero. Wala talaga siyang pananampalataya sa Diyos. So, ano yung significant ng putik?
So itong mga pinagaling niya na may pananampalataya na sa Panginoon, ginamitan niya ng laway. Ito, ginamitan niya ng putik. Inutusan niya na pumunta doon sa ilog, sa pool, sa Siloam. Inutusan niya. Amen? Etong bulag na to, pumunta naman doon sa Siloam. Di ba kayo nagtataka paano siya nakapunta ng Siloam? Eh, bulag siya. Amen? Wala pong nasulat doon na inakay siya ng mga tao. Di ba? Merong paralisado, akay-akay, binuhat ng apat na kaibigan, di ba? Eto, bulag siya, pumunta ng Siloam, pero walang binanggit na may nag-akay sa kanya. So, paano siya nakapunta ng Siloam? Ha? Siguro nangapa, ano? Maari po, maari po. Kasi alam niyo po, meron po akong kapitbahay sa Cavite. Siya po si Totoy Bulag. Hindi po siya pinanganak na bulag, pero nung sanggol pa po siya, nagkaroon siya ng tigdas at nagkaroon ng komplikasyon. Nabulag po yung dalawang mata niya. Hanggang sa na nasira yung mata niya. Nabulag na siya. So nung time na yon, siguro mga 15 years old yung si Totoy Bulag. Si Totoy Bulag na anak ni Bertong Aso. Tindi na mga pangalan, di ba? Pang pelikula. Pero totoo po yun. Si Totoy Bulag, tatay niya po, si Bertong Aso. Alam niyo saan sila nakatira? Sa Quadra. Pangalan po ng street niyo, Quadra. Doon sa Cavite. Ayan. So, si Totoy Bulag po, believe po ako sa kanya. Alam niya ako ano yung pera. Isang beses may sumubok sa kanya, binigyan siya ng 50 pesos. Sabi, o sige, mahulaan mo kung magkano yan, sa'yo na yan. Inamoy niya yung pera. Ah, 50 to. Ah, sabi nung bulag, sabi nung nagpahula, ah, chamba. Ito pa isa, binigyan ng 20. Inamoy ulit ni Totoy Bulag. Ah, 20 to, 20. So, si Totoy Bulag po, isang beses nakita ko siya gabi. Naglalakad. Sabi ko, ba ito si Totoy Bulag? Gabi na, naglalakad pa. Eh, bulag nga pala siya, no? Nawala sa isip ko na bulag nga pala siya, laging madilim ng paningin niya. Pero may kakayahan siya na maglayas. May kakayahan siya maglayas, pumunta kung saan-saan. Hindi siya naliligaw. Hindi siya nababangga. Yun yung mga kakayahan ng bulag na hindi natin kayang gawin. Tayong mga hindi bulag. Amen? Pero, itong pinanganak na bulag na to, yun nga, pumunta siya ng Siloam, hindi po madali yun. Bilang isang bulag, pumunta ka sa Siloam, hindi po madali yon. Hindi po madali yung pinapagawa sa kanya ng Panginoon, pero sinunod niya. Tayo po, minsan, may pinapagawa, hindi lang minsan, malimit, may pinapagawa sa atin ng Panginoon, pero ayaw natin gawin kasi para sa atin, mahirap. Mahirap gawin. Amen? Pero dito po, pinapakita po rito, ano po yung significant ng putik. Ito po, pinapakita dito yung gumamit ng Panginoon ng putik para ipakita yung pananampalataya at pagsunod at pagpapala. Nung inutusan siya ng Panginoon na pumunta ka sa ilog, sa pool ng Siloam, nung sumunod siya, may pananampalataya na. Doon nagsimula ang pananampalataya ng bulag na to. So, paano niya napatunayan yung pananampalataya niya? Sa pamagitan ng pagsunod niya. Amen? So, yun. Pinapakita po rito yung paninimula, simula ng pananampalataya ng bulag na to. Nung sumunod siya sa Panginoon. At napatunayan yun na may pananampalatayan siya. Kasi kahit mahirap yung pinapagawa ng Panginoon sa kanya, sumunod siya sa Panginoon. Kasi kung hindi siya susunod, hindi niya makakamit yung kagalingan. Hindi niya makakamit yung kagalingan galing sa Panginoon kung hindi siya sumunod, kung hindi siya kumilos, kung hindi siya gumalaw. Amen? Hindi natin masasabi na may pananampalataya sa ayon sa Panginoon kung hindi po tayo kikilos. Ay, yung pananampalataya niya. Hindi po natin mapakita yung faith natin kung wala po tayong ginagawa. Kung wala po tayong action. Di ba sabi nga doon sa James chapter 2, verse 22, you see that his faith and his action were working together. And his faith was made complete but by what he did. Amen?
Working together daw po ang pananampalataya at paggawa. Ay mag ano, partner. Hindi pwedeng gawa ka lang ng gawa, wala kang faith. Hindi mo pwedeng puro faith, wala kang gawa. Yun po yung nakita, yun po yung pinahayag sa akin ng Panginoon. Ano ba yung significant itong putik na to? Na kung hindi kumilos, kung hindi sumunod ang bulag, hindi niya maranasan ang kagalingan. Kahit mahirap, ginawa niya. So kung may pinapagawa po ang Panginoon sa atin, kahit mahirap, kahit inuubo ka, kahit ang katikati na lalamunan ko. Pero pag ginawa natin yan, makikita po natin yung pagpapala ng Diyos sa buhay natin. Sumunod po tayo sa kalooban ng Diyos kung ano yung gusto niyang gawin para sa atin. Kung alam, lalo na't alam mo na, yun po mahirap. Yung alam mo na kung ano yung pagkatawag sa iyo, kung ano yung pinapagawa ng Diyos sa iyo pero ayaw mong gawin. Hindi mo pwedeng sabihin na nanampalataya ka sa Panginoon. Dahil ayaw mong gumawa. Gumawa ka, sumunod ka sa Panginoon, ipakita mo yung pananampalataya mo, then ang Panginoon, pagpapalain ka. This guy received yung ano, naranasan niya yung kagalingan dahil sumunod siya sa Diyos. Sumunod siya sa sinabi ng Panginoon. Yung healing time, sa verse 7. Nga po, pinagaling na ng Panginoon ang bulag na simulat sa pool na kanyang pagsilang, bulag na siya. Jesus healed this guy. Jesus restored this guy. And Jesus blessed this man. Kasi po, nung unang panahon, nung panahon nila, kapag po ang isang bulag, pinanganak na bulag, ang tingin po ng lipunan sa kanila, isa po silang pabigat. Pagpabigat po sila sa lipunan. Para sa kanila, walang silbi ang taong ito. Mababang uri ang taong ito. Dahil ang taong ito, bulag na pinanganak dahil sa kasalanan. So, para sa kanila, matindi yun. Walang silbi, yung pinanganak ng walang silbi, napakatindi nun. Sa paningin ng mga tao. At di rin siya makatanggap ng respeto sa mga ibang tao. Hindi siya nirerespeto dahil sa tingin nila mababang uri lang itong tao na to. Bakit mo rerespetuhin? At nakakaranas din ng mga bulag na to na iwan, iabandona ng kanilang pamilya, ng kanilang mga magulang. Pero dahil sa Panginoon, nakalaya, gumaling ang taong ito, at ni-restore ng ating Panginoon. Amen. Ni-restore siya sa pagtingin ng mga tao sa kanya. Diba? Kasi nakakita na siya. So, hindi na siya yung taong dating pabigat sa lipunan. Amen. Hindi na siya mababang uri ng tao kasi nakakita na siya. Dati po siyang sinusumpa ng mga tao. Pero ngayon po, isa na po siyang blessing. Ang taong ito ay isa ng buhay na patotoo. Naging buhay na patotoo ang taong ito, ang bulag na to. Una, sa kanyang mga kapitbahay, sa mga chismosa niyang kapitbahay. Sabi nila, aba, di ba ito yung bulag na ano? Hindi pa nga nila masyadong kilala kasi nga hindi nila pinapansin yung taong to eh. Di ba ito yung bulag na namamalimos? Sabi iba, hindi, kamukha lang yan. Sabi naman iba, hindi. Ako nga to. Ako to na minamatay niyo noon. Sabi niya, ako to. Sabi niya, paano ka gumaling? Yan. Nag-testify siya kung paano siya gumaling. Sa pamagitan na tinatawag daw na Jesus, kaya siya gumaling. So naging buhay na testimony siya, buhay na patotoo siya sa mga tao. Nakita ng mga tao kung gaano kadakila makapangyarihan si Jesus sa pamagitan niya. Di ba napakasarap nun? Makita ng mga tao ang kadakilaan sa pamagitan mo. Di ba sa pamagitan ng buhay mo, nakikita yung kadakilaan ng Diyos. Napakalaking achievement nun. Di ba? Yung maging alalay ka nga lang ng presidente, parang ang laki-laking achievement na eh. Di ba? Yung lagi kang kasama, yung nga, di ba yung mga tao sa likod ni Pacquiao, pag may boxing, di ba proud na proud sila eh.
Kasi si Pacquiao yung nasa harapan nila. Tayo pa na dinadakila, nilulwalhati ang Diyos sa pamagitan ng buhay mo dahil sa buhay mo. Dahil nakita nila ang kapangyarihan ng Diyos dahil sa buhay mo. Diba tao? Napaka laking achievement noon sa buhay natin. So dapat po, laging ganun po tayo. Maging goal natin lagi na maparangalan ng Diyos dahil sa buhay mo. Hindi mo aangkinin yung parangal. Paparangalan ka, hindi. Dahil sa buhay mo, ang Diyos ang pinaparangalan. Big achievement po yan ng isang mananampalataya. Kagaya nito, na dati na siya'y minamaliit, na dati siya'y kinukutya, na dati siya iba ang turing sa kanya, minamaliit siya, pinagbibintangan siya, eto siya ngayon. Nakita nila yung kadakilaan ng Diyos sa buhay niya. Hayaan mo na makita ng mga tao ang kadakilaan ng Diyos sa buhay mo. Kahit na ano yung pinagdadaanan mo, kahit na madilim yung pinagdadaanan mo ngayon, kahit na bulag ka, spiritual, parang wala kang makita, darating yung time na magiging buhay na patotoo ka sa iba. Diyos sa buhay mo. Amen. So, after po nito, happy na ba yung ending ng bulag? Ending niya na magaling na siya, okay na ba? Tapos na. Tapos na yung pangutya nyo, tapos na yung magbibintang nyo sa akin, okay na ang buhay ko. Hindi po. Marami pong mananampalataya na kaya nangihina, kaya bumabaksak, kaya nawawala, kasi akala nila, pag tinanggap nila ang Panginoon, tapos na lahat. Wala nang problema, maganda na lahat ang buhay. So, pag dumating yung problema, disappointed sila. Ba't nangyari sa akin to? Mananampalataya na ako, may tiwala na ako sa Panginoon, pero ba't nangyari sa akin to? So, yung cycling po ng buhay, hindi po magbabago yan. Hindi pa rin po tayo makakaranas ng mapanghuhusga. Patuloy pa rin tayo Kuya Ray, akala ko ba nakalaya na tayo sa ganun? Gaya ng bulag, nakalaya na. Nakalaya na po tayo, totoo po yun. Pero yung pandaraya ng kaaway, magpapatuloy. Patuloy ka niyang dadayain, sasabihin niya sa'yo, hindi ka pa malaya. Ganyan ka pa rin, wala kang pagbabago, walang nagbago sa'yo. So, kagaya itong bulag na to, so, nakaranas pa rin po siya ng rejection. Paano paraan? Nakaranas siya ng rejection kasi nung patawag siya ng mga pariseo para imbestigahan, nilait siya. Minaliit siya ng mga pariseo. Sino ka para magturo sa amin, para mangaral sa amin? Pinanganak kang makasalanan. Sabi ng mga pariseo. At dahil doon, sabi ng pariseo, hindi ka na pwede dito. Hindi ka na pwede pumasok sa sinagoga. Reject ka na. So, nakatanggap pa rin siya ng rejection. At hindi lang yun, maging yung mga magulang niya, nakatanggap pa rin siya ng rejection. Sabi ng magulang niya, siya na lang po yung tanongin niyo, malaki na po siya. Iniwan po sa ere ng mga magulang niya yung anak nila. Kasi yung magulang niya, ayaw nilang may takwil din sa sinagoga. Sa takot nila. Sabi na siya na lang tanongin niyo. So, pinabayaan nila yung anak nila na i-interrogate nung ano. So, yung hardship po ng buhay, nagpapatuloy pa rin po yan. Nagpapatuloy pa rin yan sa buhay natin. Nakakatingin pa rin tayo ng mga rejection, panlalait, makakatingin pa rin tayo ng mga pagmamaliit. Yan. Amen. Nakakaranas pa rin tayo ng mga ganyan. Pero hindi na po tayo maaring makulong sa gawa ng kaaway. Dahil meron na po tayong Diyos na siya magliligtas sa atin. May Diyos na tayo na magbibigay sa atin ng kalakasan. May Diyos na tayo na magpapaliwanag sa atin. Magbibigay sa atin ng katotohanan. At yung katotohanan na yun, ang siyang magpapalaya sa atin. Amen? Sabi po sa James chapter 1, verse 2, verse 2 and up to 4, sabi rito, consider it pure joy. Yan. My brothers and sisters, whenever you face trial of many kinds, ayan,
Trials of many kind. Hindi trial, isang trial lang, ha? Many kind. Iba't ibang klaseng trial. Because you know that the testing of your faith produces perseverance. Yan. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete. And not lacking anything. Yun. So, yung mga paghihirap na yan, mga trials na yan, magdudulot yan ng perseverance sa buhay natin at yan yung kukompleto sa buhay natin. Hindi lang sa buhay natin pananampalataya, maging sa lahat ng pangailangan natin. Ito po ng Panginoon na nireject siya ng mga pariseyo, hinanap siya ng Panginoon. At nung makita siya ng Panginoon, sabi ng Panginoon sa kanya, gusto mo ba makilala mo, no? Anak ng Diyos? Anak ng tao, sabi niya. Parang nanlalamig na tayo, di ba? Parang gusto mo na umayaw, gusto mo na bumalik sa dati. So ito, tinanong siya ng Panginoon, nanampalataya ka ba sa anak ng tao? Sa kabila ng mga naranasan niya sa mga pariseyo, sa magulang niya, nanampalataya pa rin kaya siya? Pero ang sabi ng bulag, sino po siya? Sabi niya, ako, kausap mo na, nasa harapan mo na. Sabi niya, nanampalataya po ako. At ang ginawa ng lalaki, nagpuri siya sa Panginoon. Amen? So, tinatanong po tayo ng Panginoon, ano, kaya mo pa ba? Kaya mo pa bang manampalataya sa akin? Kaya mo pa bang sumunod sa akin? So, gawin po natin yung ginawa ng bulag. Kahit na pinalaya na siya, nakaranas pa rin siya ng rejection, pero patuloy siya nanampalataya sa Diyos at patuloy siyang sumamba sa ating Panginoon. Which is dapat po natin ginagawa sa buhay natin. Na ano man yung pagdaanan natin, magpapatuloy tayo. Balikan po natin yung verse 4. Sabi po dito, as long as it is day, we must do the works of Him who sent me. Night is coming when no one can work. Amen? Sabi ng Panginoon, habang maaga pa, gawin na natin yung pinapagawa ng Panginoon, ng Diyos sa atin, na nagsugo sa akin. So sa buhay po natin, pinalaya na po tayo ng Panginoon mula sa kadiliman, pinalaya tayo ng Panginoon mula sa pagiging bulag, sa katotohanan. Pinalaya na tayo ng Panginoon. Pero, marami pa pong bulag sa labas. Marami pa pong namumuhay sa madilim, sa kadiliman. At ang sabi ng Panginoon, habang may panahon pa, gawin na natin yung pinapagawa ng Panginoon sa buhay natin. Kailan mo pa gagawin pag bawal na magpahayag ng salita? Kailan mo pa gagawin kapag pahirapan ng maghayag ng maghayag ng salita ng Diyos o yung mag-share sa ibang tao? Habang may panahon pa, sabi ng Panginoon, darating, didilim. Pag madilim na, di na makapagtrabaho ang tao. So, darating ang time po, mahihirapan na tayo magpahayag ng salita ng Diyos. Darating po ang time, marami na pong bawal. Yung bang hinihintay natin, hintay pa bubuna natin yon. Sabi niya ngayon na, habang maaga pa. So, we encourage po ang lahat na kung nakalaya ka na sa kadiliman, hayaan mo makalaya din yung iba sa pamamagitan mo na ipahayag yung katotohanan sa buhay nila. Sabi ko nga, di ba, faith and obey. Action. Magkapatid po yan. Pakita po natin yung pananampalataya natin sa pamamagitan ng action natin. Pagpamagitan ng pagpahayag ng salita sa ibang tao. Di ba, yun yung great commandment ng Diyos? Na ipahayag natin ng mabuting balita sa iba. So, yun po. We encourage each and everyone po na gawin po natin yung part natin bilang mga mananampalataya na para sa ikaluluwalhati ng Diyos sa pangalan niya. Kung tayo nga po, naghirap para sa ikaluluhat, nangyari yun dahil para maluluhati ang Diyos. So, tayo rin po, gawin natin yung part natin para maluwalhati din ang Diyos sa buhay natin. Amen? Let us pray po. Hallelujah. Lord, we thank you, God.
We thank you, Lord, na dinilat mo na po yung aming mga mata, Panginoon. Thank you, Lord, na nakakita na po kami. Thank you, Lord, na inalis mo na po kami sa kadiliman, Panginoon. Salamat po, Lord God, doon sa mga na pinalaya mo na kami doon sa mga sinasabi ng tao sa amin na hindi naman totoo. Na binubulong ng kaaway sa amin na hindi naman totoo. Yung mga itinanim ng kaaway sa amin na mga kasinungalingan. We thank you, Lord, na na-encounter ka namin, Panginoon. And we pray, Lord, nawa, gamitin mo po kami mightily upang ma-encounter din po ng iba. Yung mga patuloy na namumuhay sa kadiliman, patuloy na bulag sa katotohanan, use us, Lord God. Lord God, upang makita ka lang, makilala ka nila, tanggapin ka nila bilang Diyos, sariling tagapagligtas ng kanilang buhay. And we thank you, Lord God, sa anuman po ang naranasan namin. May mga pagsubok pa rin kami naranasan, may mga trials pa rin, Lord, may mga rejection pa rin kami naranasan, pero salamat, Panginoon. Nireject kami, pero tinanggap mo kami. Hinanap mo kami, Lord God, upang kupkupin at ipadama sa amin ang iyong pag-ibig. We thank you, Lord. We honor you, God. Salamat sa kabutihan mo, sa katakilaan mo. In Jesus' name we pray. Amen. God bless po.